kontrabida ka, dapat sa buong buhay, kontrabida ka din. Nafe-feel ko na may gusto kong ilabas, okay. Pero wala akong ginagawa about it. Sino sa tingin mo dyan ang jowable mo? Si Wancho. Wancho pa rin. So si Wancho pa rin ang namamayagpag? Wancho. Oh my God! Sa pagkakilala ko kay Wancho, very sweet. Wow. Siyempre tayo mga babae, gusto natin. May pass ba kay Wancho? Wala. Welcome back to my YouTube channel, and this time around, ang aking guest ay isang kasama ko ngayon sa aming upcoming project na entitled Mano Po 3. Alam niyo, lagi niyo siya nakikita na kumukontrabida, pero alam mo, itong kontrabida na kapag nakausap mo sa personal at sa totoong buhay, napaka malumanay magsalita. Ladies and gentlemen, Thea Tolentino. Yay! We thank you, Sisa, for saying yes. Of course po. Thank yes. you. May ako bigla. Yun, magkasama tayo si Mano Po 3. Pag-usapan muna natin yung project. Hindi ka ba naninibago? Di ba nag-uusap tayo one time nung bago tayo mag-take? Kasi sanay tayo na kontrabida ang pinag-play natin. Tapos this time around, mabait yung role natin. Oh, actually, itong pandemic, this is my third role na mabait ako. Pero parang gradual siya. May level ng bait. Uh-huh. Ito yung pinakamabait. So, kasi yung mga naging show ko nitong pandemic, hindi naman ako kontrabida, pero strong personality. Tapos yung sumunod naman sa akin is kahit pa paano nagrebelde, pero mabait pa rin. Ito talagang mabait. Oo, eh. All the way. Maano ka dito, may anghel ka eh, diba? At saka yung mga damit ko, diba? Oo. Pastels. Yes. Tapos parang very corporate and dignified yung outfits mo. When you accepted Mano Po 3, anong na-feel mo na, uy, magkakatrabaho tayong lahat ni Beauty, si Angel, tayong apat na magkakapatid dito, diba? Sobrang na-excite ako kasi syempre, Mano Po. Tapos kayo pa yung mga makakatrabaho ko, talagang may pangalan na sa industriya. At saka, honestly po, nagulat ako, sobrang bait nyo. Kasi nga nakikita ko na parang antara yun, sa prima donnas din. Pareho lang tayo mabait, diba? Kasi nga nakakagulat, alam mo, yan ang laging maling akala ng mga tao. Pag kontrabida ka, dapat sa buong buhay, kontrabida ka din. Old school, diba? Ngayong sa Mano Po 3, anong dapat abangan nila kay Thea? Kung anong level ng bait. Meron kayong sagutan ni Beauty here. Nabasa ko. Pero hindi ko lang alam kung paano ataking gagawin mo doon. Kasi depending kay Direk, di ba? Kung sasagot ka ba all throughout. Kasi dito, si Beauty yung talagang panglaban natin sa labanan. Pagiging kontrabida. How old are you? 26. Oh my God! Huwag kasi lang tayo, Char. And sa 26 mo, 10 years ang inalat mo sa pagiging artista. Yes. And you joined a reality show, di ba? And nanalo ka eventually. And here you go on your 10th year. Looking back sa pagiging artista mo, wala ka bang pinagsisisihan na ito yung pinili mong trabaho? Wala naman. Masaya ka? Yes, sobrang saya ko. Kasi feeling ko kung hindi ako nag-artista, hindi ganito yung personality ko. Kasi yung personality ko is yung kimi lang talaga. In person, super shy type ka talaga? Yes, pero nafe-feel ko na may gusto kong ilabas. Okay. Pero wala akong ginagawa about it. And like nitong nag-artista ako, yan sinabak ko sa workshops. Mm-hmm. Tapos ang dami kong nami-meet na very interesting people. Mm-hmm. So doon na-build lalo yung personality ko, which is I think sobrang okay na nangyari. And in your generation, iilan lang kayo marunong umarte talaga. Na nakakabida, kontrabida. Totoo naman yan, coming from me yan. Na ang hirap na tumawid from kontrabida, tapos magiging mabait ka, tapos magiging kontrabida ka ulit, di ba? Sa buhay natin, nakapaligid tayo ng mga taong hindi mo alam kung kontrabida ba o bida ba talaga, di ba? But anyhow, Thea, how are you nung bago mag... Well, we are still in the middle of pandemic, di ba? How are you coping? Kasi na-research namin, ng team namin, na you're the breadwinner, di ba? And I also watched it in on your interview. Ang pangarap mo ay sana magkaroon ng isang araw na mabond mo yung family mo out of town. Yes. Hindi pa ba hanggang ngayon? Bihira kasi laging nag-work or malayo ako. Hindi mo kasama ang family mo sa bahay? Pag nasa Kalamba ako. Sa mga taga-Kalamba, taga-Kalambato, di ba? So pag kami work ka, you only see them during weekends? Pag off. Kagaya natin sa Mano Po kasi every other day including weekends. Yes. So hindi ako masyado nakaka-uwi kasi mahal yung gas and toll. Parang mas gusto mo magstay na lang muna dito. So dito sa Manila, you're on your own? Yes. Kanino ka mas close? Sa daddy mo or sa mommy mo? Parang both po. Depende kung anong kailangan ko.
kailangan maging breadwinner. Iba po kasi yung provincial rate ng yung work. And ako po, dito nagtatrabaho sa Manila and talagang tuloy-tuloy din yung projects ko. So ako na rin talaga yung naging breadwinner. At saka meron pa akong dalawang kapatid na nag-aaral. Ikaw din nagpapaaral. Tumutulong ako. Galing naman. Ilan taon yung mga kapatid mo na nag-aaral ba? Yung isa po, hindi alam dyan. Yung isa, third year college, 21 na siya. So yung isa naman is 14 years old, high school. Nasa showbiz, sino yung mga friends mo talaga na matuturing? Yung mga kabatch ko, iba doon sila, Juancho, Trevino, actually sila, si Gladys Reyes din. Wow! Yes. Oh, isa kong kaibigan pa rin yan, isang kontrabida, magaling pero sa totoong buhay, napakabait. Totoo. Oh. Sila po talaga yung kahit hindi nakasama sa show, talaga nakaka-check ako pa rin. Oh, that's good. Kasi naman, dapat naman talaga yung mga artista, merong taping friends, pero after taping din, maging magkaibigan pa rin kayo, di ba? Mahirap po maghanap ng ganun. Correct, correct. Sa mga nanonood, sa mga di nakakaalam, isa to sa mga artista nagtapos ng pag-aaral. College graduate po siya ng public administration. Gusto mo ba maging politiko? Hindi po. Bakit yun ang course ang kinuha mo? Second, ano ko po yun, course? Do you want to be a lawyer? Hindi din po. Oh! Bakit public ad? Ang first course ko po kasi talaga is multimedia arts. Kasi dati mahilig ko mag-drawing. So parang gusto kong pasukin yung editing, mga gano'n. So napili ko is multimedia arts. Pero parang hindi kinaya ng schedule ko po. 2013 ako nag-start. Artista ka nito? Yes, 2012 po ako nag-start. Then 2013, yung nag-college ako, hindi ko pa alam na parang, kanyari, pwedeng makipag-coordinate dun sa school na okay po ba sa inyo to na ganito yung schedule ko, tapos pwede po ba na kung meron kayong ipagawa na special projects para lang makasabay ako, gagawin ko. Eh hindi ko lang na pwede kausapin yung mga profs ng gano'n. Yes, so, drop out ko siya. Tapos nadinig ko nung mga 2015 yata yun, na mag-adjust na yun sa K-12. So, sabi nila, yung ibang general subjects ng first year college, ay mababa nila to senior high. Eh, wala pa akong natatapos dun sa first year college. Ayoko naman na bumalik ng senior high. So, hinabol ko siya. And then, yung ibang schools pala, talaga nakapag-adjust na sa K-12. So, wala silang first years that year. Tapos, sa Trinity University of Asia. Isang course sila doon, yung public administration, is a special course, specially made for working students. Wow, galing, no? What was your driving force na kahit artista ka, kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral? Para yung sa mga nanonood na kabataan and they look up to you, ano ang value sa tingin mo ng education at bakit kailangan natin tatapusin? Iba din po kasi yung talagang may natutunan ka. At saka, sa school kasi, talagang hinahain na sa'yo lahat na pwede mong matutunan. Also, kapag nag-college ka, yung mga OJTs, napaka-importante nun. Lahat dinaanan mo yun, di ba? Opo. Ang pinagsisihan ko lang po talaga, actually, is yung hindi ko na seryoso yung OJT ko. Which is, kaya talagang ina-encourage ko kayo na seryosohin niyo ang OJT nyo dahil talagang makakatulong yung matututunan nyo sa mga future jobs na kukunin. Tama. At saka, it's important na makapagtapos ng pag-aaral ng isang tao kasi fallback natin yan. Dahil alam naman natin ang pagiging artista, it's not forever yan eh. Hanggat the iron is hot, you hit it, diba? Pero there will come a time that show business has to take a backseat, diba? Kaya, I have so much respect sa'yo dahil natapos mo yung pag-aaral mo. Thank you. Yes, yes. So, ngayon, Tia, maglalaro tayo ng game, ha? Alam namin na happy ka ngayon. Pero, meron tayong lalaruin lang na game. We call it Jojowain. May papakita kami mga pictures sa'yo ng mga, ewan ko kung naka-work mo na sila. Pipili ka lang sa dalawa. Hindi pwedeng both ang safe ang answer mo. Kasi pag nag-safe answer ka, may consequence ka. At Jojowain lang? Oo. Wala tong totropahin lang, ganyan. Example, Andre Paras and Juancho Trevino. Sino sa tingin mo dyan ang jowable mo? Si Juancho. Friend ko talaga siya in your life. So, kilala ko siya. And pagkakilala ko sa kanya, talagang jowable. At talagang makikita naman natin. Si Juancho po ay may family na. Yes. Asawa na si Joyce Free. Talagang isa sila sa couples na natutuwa ako at nakikita ko na talagang nag-teamwork sila to yung mag-grow to together. Eto, si Juancho against Paul Salas. Sinong jojowain mo sa dalawa? Para sa friend. Juancho pa rin. Naka-work na si Paul. Yes, friend po. Siya. Yes. Hindi naman ex. Hindi, hindi. Ah, okay, okay, okay. So, si Juancho pa rin ang namamayagpag. So, sino? Si Juancho o si Derek Monasterio? Juancho. May pa
Guys, baka ni Juancho. Wala ko. Okay, pananala ka si Juancho sa'yo. O sige. Si Juancho pa rin tayo, guys. O si Kenshan? Juancho. Oh my God! Si Juancho pa rin. Okay. Juancho o si Khalil Ramos? Si Khalil, hindi ko pa siya namimit. Juancho. Juancho pa rin. Oh my gosh! Juancho, ha? O si Juancho ba? O si Enzo Pineda? Juancho. Ah, Juancho pa rin? Juancho or si Jason Abalos? Siyempre si Juancho. May asawa na rin si Jason. Oh, di ba? Juancho. Ang design. So, si Juancho pa rin. Alam niyo po ba, nagkaroon kami ng show niya ni Jason? Oh. Na trans woman ako. Pero oh, before ako mag-transition, siya yung character. Oh. So, the whole show, naka-heels ako ng taas. Uh-huh. Kasi ang angkad ni Jason. Correct. Oo. Oh, oh. 5'2½ lang ako. Ang matangkad. Kaya nag-heels talaga. So, anong gusto mo? Si Juancho o si Raver Cruz? Naka-work mo na siya, di ba? Kanina ko kanto lang tayo, naka-work mo na siya sa isang project, di ba? Yes. Si Juancho o si River? Ang hirap niya na. Parang si River na, you char. Ano naman nag-design, di ba? Sige po, para maiba River. Si River. Bakit si River? Sa tingin mo, although taken na siya. Lahat sila taken. Taken na, di ba? Oo. Ikaw rin naman taken. Yes. Actually, yung boyfriend ko ay bigan ni Juancho. Tinihin ko siya naman. Kaya pala safe choice si Juancho. Hindi naman sa safe, pero dahil sa pagkakilala ko kay Juancho, very talagang business-minded person, very sweet, talagang tinitreat niya lagi si Joyce as his queen, ganun. Wow. Siyempre tayo mga babae, gusto natin. Correct, correct. So, si Jeric Gonzalez o si Juancho pa rin? Juancho. Juancho? Si Jeric, siya po yung first love team ko. Pero wala kayong past? Wala po. Ah, so safe partner lang talaga. Screen partner. Yes. At saka parehas kaming tahimik ni Jerry. Ang hirap naman kung pareho kayong tahimik. Parang ano pag-usapin yung sign language yun. True. Diba? So siguro, okay. Ah, si River na pala. Si River na, sorry. Si River o si Miguel Tan Felix? River. Bakit ayaw mo si Miguel? Naka-work ko na yan. Mabait yan. Oo, kasi bata si Miguel. Same age ba? Anyway, hindi si Miguel is younger. Oo, tama, tama. Huwag tayo makailam si Choy si Thea. Ate. So, dun tayo. At si River, mas maganda sa guy, di ba? Mas medyo mas maganda. Mm. Si River or si Joshua Garcia? Joshua Garcia! Walang kagat-agat pala. Parang hindi ko na kailangan explain. Gusto mo siya maka-work? Yes, of course. Napakabalit niya. Napakahusay niya din naman. Sobra, oo. Oy, Joshua! Alam na. I exist. Charing. Di ba? Sana maka-work mo siya. Kasi naka-work ko na yun. Sobrang bait at napakahusay. In his generation, he's one of the best. So, sana maka-work mo. So, Joshua Garcia o si Daniel Padilla? Joshua Garcia. Ah, talaga? Parang feeling ko yung taste mo medyo chinito na parang kumukorean actor, no? Nagkakataon lang po siguro. Char-char. Kasi meron siya. Diba sis, naalala mo sabi ko, tinignan ko yung profile mo sa IG, yung profile pic mo. Parang siya kumukorean na Japanese actress. Diba? Thank you po. Diba? Gozaimasu. Oh. Sinisan. Joshua Garcia o si Martin Joshua? Martin Joshua! Guys, sa mga hindi ko nakakalam, si Martin Joshua po ang humihag ng puso ng ating kapatid niya, si Teo Tanitino. Na nung una, ayaw niya munang aminin, di ba? He's not from showbiz, di ba? Hindi po. Paano kayo nag-meet? Nung 2014, na-meet ko siya through Juancho. Meron kami nun parang trip sa Laguna. Tapos... He's from Laguna also? Yes. Oh, okay. Tapos, may kanya-kanya pa kaming jowa. Okay. Tapos, nakakatawa kasi every trip, nandun siya, nandun ako, pero iba jowa ko. Minsan siya single. Tapos, yung Christmas party namin nila Juancho, kami-kami, before pandemic, parang 2018 yata yun. Magkakasama kami. Magkakasama kami, ma-boyfriend ko. Tapos siya, nandun sa picture, nandun siya sa likod ko, or magkatabi kami sa videos, ganun. Tapos hindi kami nagkakaroon ng decent conversation until nung itong pandemic, 2020, pinag-double date nila kami ni Juancho at Joyce. Wala sa inyong type yung isa't isa even before, wala? Wala. So parang tropa-tropa lang talaga kayo. So kaya ngayon, yung relationship niyo parang tropa-tropa pa rin. Di po, kasi hindi talaga kami din nag-uusap. Hanggang ngayon? Hindi, okay. Kahit yung tropa-tropa na vibe, parang di ko nga siya tinititigan sa mukha. Paano siya nanigaw sa'yo kung hindi nag-uusap? Yun nga, nag-double date kami. Yeah. And then, nung pa-uwi na, he asked for my number. Tapos meron na pala kami number na isa't isa. Sabi niya, kung okay lang ba daw lumabas kami ng kami lang din. Kasi si Juancho during the date, talagang minamata niya kaming dalawa. Ano-ano, okay ba? Okay ba? Masyado namang halata si Juancho. Stage friend si Juancho. So, ayun, nagtanong siya kung pwedeng kami lang lumabas. Then, nag-date kami. Last year ng 2021, October nun lang ulit. Ay, September pala.
Tapos mag-1 year na kami next month. Galing! Diba? It shows sa aura mo na napakasaya mo. And I guess, iba talaga pag nag-start kayo as friends, at least kahit paano basa nyo ng isa't isa, diba? Bakit nung una ayaw mong aminin muna siya? Kasi sa past relationship mo ba inamin mo out in public na yun sila yung ka-partner mo? Yung sa dati naman po kasi, same kasi na showbiz. Low-key lang din naman. Ako low-key lang din naman talaga. Yung sa amin ni Martin, hindi naman sa tinatago. Nagpo-post ako ng pictures namin, but hindi ko siya tinatago. Hanggang kasi, ngayon? Hindi, dati. Okay. Isa. Kasi, di ba minsan yung mga fans, talagang ang bilis ng pumindot, sustalk, hindi pa siya ready sa ganun. Ikaw ang una ng girlfriend na showbiz. Sabi niya sa akin na kapag yung follow request sa Instagram umabot ng 1K, sige, pa-public niya na daw. Ano pa daw bang sense? Tapos, ayun, nung pumayag na siya, na-tag ko siya, di okay, lagi na ako nagtatag. Siya as being non-showbiz, hindi naman siya seloso sa mga sa work mo. Siyempre ngayon, busy tayo sa taping. And you don't get to spend much time with him, di ba? Does he understand naman yung nature of work mo? Yes po. Siya din naman po busy with his work. Same lang din feeling ko ng pagka-busy. If there's one word to describe your relationship with Martin, paano mo siya madi-describe? So, yung sa mga ganun. Tutulingin ko. Do you see yourself na siyempre na parang gusto mo siya na yung makakatuluyan mo? Yeah. Ay! Martin! Imbitado ka. Kaya muna, kasi enjoy mo muna dahil ang ganda-ganda ng career mo ngayon, di ba? Kaya, Sis Thea, I'd like to thank you for guesting here and sana next time around, makasama mo siya para mag-happy-happy lang tayo, di ba? So, sa kanila may kita, invite them naman on your social media accounts here tsaka kung ano mga shows mo ganap. Ayan, syempre abangan niyo po ang Mano Po 3. You can follow me on my social media accounts sa Instagram at Thea Tolentino, sa Twitter at Thea Tolentino 13, sa Facebook Thea Tolentino, also sa YouTube Thea Tolentino Channel. And sa TikTok. Ayun, yes. Pero hindi mo TikTok. Thea.Tolentino. Thank you, Sis Thea! And Martin, talagaan mo ang aming kapatid na si Dahlia soon on Mano Po 3. But I sincerely wish you all the best, all the happiness, Thea. Kasi I can see in those short span of time na nakilala kita bilang katrabaho, nakikita ko maganda yung puso mo. Kung ano yung kinaganda na mukha mo, parang napakamanumanay mo. Yung feeling ko yung sa gulo ng mundo ng showbiz, di ba? Ikaw napaka-chill mo. Kailangan natin ng mga ganyan ano, yung chill lang na tao na kalmado lang. So, sana maka-work pa kita na mas mahaba-haba at excited ako makatrabaho ka. Totoo yan. Dahil nakikita ko na magiging masaya itong mga nipote. Thank you, Sis Thea. God bless you. Sis Thea Tolentino.